السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنسابني الله سبحانه وتعالى سبدا للقرآن: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Ang sura na ito, mga kapatid, o yung talata na ito na ating binanggit sa Suratul Nahl, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pinakamalapit na kaulugan: wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Ang ating mga pagsumpa, yung pagsabi ng wallahi, siguro lagi natin ito naririnig, no, sa mga Arabo, wallahi, sumpaman kay Allah. O di kaya yung pagsabi ng billahi, kasi may mga uri yung pagsamba, billahi, tallahi, yan, mga pagsamba po yan, pagsumpa, yung mga yan. At yung iba naman narinig natin, wallahi, birabbil Kaaba, birabbil Kaaba, yung Panginoon ng Kaaba. At anumang sumpayan kay Allah subhanahu wa ta'ala, anumang paraan ng pagsumpa na ikaw, na ginagamit mo ang ngalan ni Allah, pagkatapos ginagawa itong panluloko o pandaraya, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la tatakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, huwag ninyong gagawin ang inyong mga sumpa, yung mga pagsumpa ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagamit yung pangalan ni Allah bilang panluloko at pandaraya sa iba. Ang halimbawa nito, sabihin mo, wallahi, ang aking paninda ay bago lamang yan. No, sariwa ang aking mga paninda, sumpaman kay Allah. Pero yung kanyang paninda ay luma na pala. Wallahi, bagong pitas lamang ito. Sumusumpa siya kay Allah na yung kanyang mga paninda, bagong pitas lamang, pero ilang araw na pala yun. Kumbaga malapit nang mabulok ang kanyang mga panindaw, kaya matagal na. Wallahi, maganda yung tao na yun, no? Kasi gustong pakasalan, wallahi, mabait yun, pero masama pala yung ugali niya, hindi pa, wala palang takot sa Diyos. Sa makatawid, mga kapatid, yung paggamit ng o yung magpagsumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala para makapagloko ng iba, para makapandaya ng iba, yan po ay malaking kasalanan. Na inahalimbawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kanyang sinabi, fatazilla qadamum ba'da thubutiha. Ito yung talata na dapat nating bigyan ng pansin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Fatazilla qadamum ba'da thubutiha. Ano po? Yung paa, inalimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ito naging matibay, naging matatag, natisod ang paa. Kumbaga, bigla na lamang madadapa yung tao. Samantalang yung kanyang paa ay matibay. Matatag ang kanyang paa. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya ay malakas. Siya ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. May takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasala ng ilang beses isang araw. Isinasabuhay ang Islam, mga kapatid. Ito po. Tapos bigla na lamang siyang malilihis. Dahil saan? Ito yung pangunahing ginagawa niya. Yung pagsabi ng subhanallah. Wallahi. Sumusumpa kay Allah. Wallahi, binayaran ko yan. Hindi naman nagbayad. Wallahi, ginawa ko yan. Hindi naman ginawa. Wallahi, ako may dahilan kung bakit nandiyan yan. Hindi naman siya yung dahilan. Kumbaga, ginagamit niya yung pangalan ni Allah, yung pagsumpa, para makapanloko, para makapandaya, para makapangape, o para makapagnakaw, para makapaglamang. Yan po ay malaking kasalanan na nagiging dahilan ng pagkalihis ng isang tao. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fatazilla qadamum ba'da thubutiha. Natisod ang paa pagkaraan nitong maging matibay, matatag. Hinalimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga paa na tayo ay matibay, nakatayo tayo. Tapos bigla na lamang madadapa, bigla na lamang matitisod. Ha? Ano yung dahilan? Kabilang sa mga dahilan, yung pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung paggawa ng kasalanan. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Pagkatapos matitikman niyo yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. At sa kabilang buhay, sa inyo ang matinding parusa sa kabilang buhay. Mga kapatid sa Islam, hindi po nangangahulugan na kami ay nagbibigay ng payo o may mga ustad, may mga sheikh na kilala ninyo na laging nagbibigay ng paalala sa bawat isa ay perpekto na po kami. O di kaya kami po ay nasa tuktok na ng pagiging relihiyoso. Yung nasa sakdulan na ng pagiging relihiyoso. Hindi po, mga kapatid. Kami po ay nagpapaalala bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang
tulad ng kanyang sinabi, watawasaw bilhaq, watawasaw bilsabar. Ang sabi ni Allah, nagpapayuhan sa katotohanan at nagpapayuhan sa pagtitiis. Yan po ang mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nagpapaalalahanan, lagi nagpapayo sa bawat isa. Ang sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung gusto mo maging matibay, kung gusto mo maging matatag ang iyong pananampalataya, mga kapatid, ito yung pangunahing dahilan. Ito yung pangunahing dahilan kung papaano, kung o yung dahilan kung bakit lalakas ang iyong pananampalataya, kung papaano ka magiging matatag sa iyong pananampalataya, ito lamang ang gagawin mo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita. Ito yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang maging matatag ka, upang maging matibay ka, ito yung gawin mo. Walau annahum fa'alu, kung ginawa lamang nila isinabuhay, no, kung ginawa lamang nila, ma yu'azuna bihi, kung ano o ang ipinayo sa kanila, kung ano ang ipinaalala sa kanila, kung ano yung sinabi sa kanila ng mga aral mula sa Quran, sa Sunnah, ito ay mabuti para sa kanila. Ibig sabihin, ang isabuhay, ang Quran at Sunnah mula sa ating mga sheikh na ating naririnig, ito yung sinasabi sa banal Quran, kung isinabuhay lamang nila, isinagawa lamang nila ang kanilang mga naririnig, ito ay mabuti para sa kanila. Kabutihan niya para sa iyo. Nang tanging nakakalam ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at makikita mo yung resulta pagkalipas ng ilang, pagkalipas ng panahon dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yan ay mabuti para sa inyo kapag isinasabuhay nyo lamang ang mga payo, ang mga paalala na inyong naririnig mula sa Quran, sa Sunnah, sa pamamagitan ng mga sheikh at mga ustad. Ito ay mabuti para sa kanila. Lakana khayra lahum wa ashaddu tathbita. Ito na. Ito na yung gaya, mga kapatid. Ito na yung resulta kapag isinagawa natin ang mga payo sa atin. Ashaddu tathbita. Ito ay magiging dahilan upang sila'y maging matibay, matatag. Higit na sila'y magiging matibay at matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na makinig ng maraming wasiya, maraming habilin mula sa mga sheikh, sa mga ustad, makinig lamang ng maraming aral. Hindi. Ang sinasabi dito sa banal na Quran, kung papaano mo isasabuhay ang iyong mga napapakinggan. Kailangan isabuhay, mga kapatid. Ang halimbawa nito, magbibigay ako ng halimbawa, ang 12 raka'a sa isang araw. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla 12 raka'a fi yawmin wal layla, banallahu lahu baytan fil jannah. Sino man ika ang magsala ng 12 raka'a, 12 raka'a sa loob ng araw at gabi, buniya lahu baytan fil jannah, baytun fil jannah, gagawan siya ng bahay sa paraiso. Nung si Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan siya ng bahay sa paraiso. Ngayon, narinig mo yung paalala na yan, isasabuhay mo kagad. At yung pagsasagawa, mga kapatid, ng 12 raka'a sa isang araw, dahilan yan upang hindi malate ang tao sa sala. Kapag pinapahalagahan mo yung 12 raka'a sa loob ng araw at gabi, pinapahalagahan mo yung 12 raka'a, inshallah, hindi ka malate sa sala. Bakit? Kasi kung pinapahalagahan mo yung sunnah, mas pinapahalagahan mo yung 5 beses na sala sa loob ng isang araw. Mga kapatid sa Islam, yung talata na ating binasa, ito po ay patunay na hindi tinitignan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga anyo, ang ating mga sarili, ang ating mga kayamanan, ang ating mga itsura, dahil ang tinitignan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawa. Ano po ang ating mga gawa? At ulitin-ulit natin, isa sa mga dahilan upang maging matibay, maging matatag ang ating pananampalataya, ang isabuhay ang ating mga naririnig at napapakinggan sa ating mga ustad. Ang halimbawa pa, inutusan tayo ng ustad na magzikir kayo tuwing umaga at gabi, sapagkat yan ang habilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag iwan ang adkar sa umaga at sa hapon. Sinasabuhay mo kagad yun. Yung paramihan ng pag-istighfar, yung zikir, pagbabasa ng Quran, isinasabuhay mo, dahilan yan upang ikaw ay maging matatag sa iyong pananampalataya. Ang sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Ang higit na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga ulama, yung mga scholars ng Islam.
Pero ang scholars dito na tinutukoy hindi yung maraming nasa ulong hadith, yung maraming nasa ulong mga talata sa Quran. Ang tinutukoy rito mga kapatid na ulama, yung isinasabuhay ang kanilang mga natutunan. Kahit hindi ka humantong sa nasa ulo mo yung buong banal na Quran o marami ka nasa ulo ng hadith, marami ka nasa ulo mga libro, ngunit ang bawat natutunan mo, ang mga natutunan mo sa Islam, kahit kakauntian at isinasabuhay mo, papasok ka sa talata na ito, nakabilang ka sa mga taong natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi sa banal na Quran, ito mga kapatid, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت ang lumikha ng kamatayan at buhay ليبلوكم si Allah subhanahu wa ta'ala yung lumikha ng kamatayan at ng buhay upang tayo isubukan أيكم kung sino sa atin ang may أحسن عملا yung may pinakamabuting ginawa. Pinakamabuting ginawa. Hindi sinabi ni Allah pinakamaraming ginawa. Mga kapatid, hindi sinabi pinakamarami. Bakit? Dahil ang tinitignan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung isang gawain na pinagbubuti mo. May dalawang tao nagsala. Ang isa nagsala ng tahajjud sa gabi ng 3 raka'a lamang. Pero yung 3 raka'a na yan, pinagbuti niya ang kanyang sala. Mataimtim ang kanyang pagsala. Pinagbuti niya ang kanyang wudu. Hindi katulad ng isa nagudo ng mabilisan tapos nagsala ng 11 raka'a pero yung sala niya mabilis. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Parang manok yung wala ng khushu', mga kapatid. Hindi mataimtim ang kanyang pagdarasal. So mas mainam dito kung sino yung nagsala na pinagbuti niya ang kanyang gawa. Yan yung sinasabi sa banal na Quran. Hindi sinabi ni Allah yung maraming gawa. Ang sabi, yung pinagbuti ang kanyang gawa. Gayun din yung pagsasala ng sunnah halimbawa ng 2 raka'a bago yung fajar. Ang isang tao nagsala ng 2 raka'a bilang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binasa niya yung Suratul Kafirun sa 1 raka'a pagkatapos ng Fatiha. Pangalawa, binasa niya yung Suratul Ikhlas pagkatapos ng 2 raka'a pagkatapos basahin ng Suratul Fatiha. Yung isa naman, binasa niya yung mga habang sura na hindi alinsunod sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung isa, mas mainam dahil sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareha silang may reward. Ngunit yung mas mainam sa kanila, yung sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang talata, Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan ay yutqina. Minamahal ni Allah ang isa sa inyo, ang isa sa atin, minamahal ni Allah, na kapag siya gumawa ng isang gawain ay pinagbubuti niya ito. Pinagbubuti niya ito. Ang halimbawa rin ito sa mga kababaihan, kapag gumagawa sila ng o kapag sila yung nagluluto, pinagbubuti nila ang kanilang mga pagluluto, hinuhusayan nila ang kanilang pagluluto para sa kanilang mga asawa, anong dahilan para makuha ang lugod ng kanilang asawa. Ng dahilan ito upang sila'y mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, kapag pinagbubuti ng isang taong kanyang gawain, yung sala, yung pagbabasa ng Quran, yung zikir, yung pagtulong sa mga tao, yung pagtuturo, pinagbubuti niya ang kanyang mga gawain, minamahal yan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At payo sa akin sarili muli at sa inyo, hindi po ibig sabihin na kami po ay nagbibigay ng payo, lagi nagsasalita, lagi nagpapaalala. Kami po ay nasa sakdulan na ng pagiging matakutin kay Allah o pagiging religyoso. Hindi po. Kami po ay sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka sapagkat ang pagpapaalala ay nakakapagbigay pakinabang para sa mga sumasampalataya. So ang pakinabang na ito ay mabuti para sa mga sumasampalataya. At yung walang pananampalataya kay Allah, syempre, wala sa kanila. Parang papasok lamang sa kanan tenga at lalabas sa kaliwa kung ano yung pinapayo at pinapaalala sa kanila. Bakit? Dahil hindi sila sumasampalataya kay Allah. So yung mga payo, yung mga paalala na ating kapag ito ay may pakinabang sa atin, tanda ito na tayo ay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito lamang, nawa tayo po ay nakapulot ng aral. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi po. Antay po tayo ng mga katanungan. Inshallah kasi may oras pa naman. Nandito ako sa masjid eh. Kasi inaantay ko si Musaad, yung anak ko na nasa Halaka. Nandito tayo sa masjid, Jami Ibn al-Qayyim, yan. Jami Ibn al-Qayyim. Meron pang 22 minutes or
27 minutes bago yung labasan niya. Ano po? Inshallah, kung may katanungan kayo, type lamang yung mga katanungan, inshallah. Sa tulong ni Allah, bid nila, sasagutin natin ang ating mga ang mga katanungan kung alam po natin ang sagot. At kung hindi naman natin alam ang kasagutan, hindi natin sasagutin yan. Tayyib, inshallah subhanahu wa ta'ala, antay po tayo ng mga katanungan, bid nila. Wa alaikum assalam wa rahmatullah kay Shera na nanonood niya sa Kuwait. Mashallah, salam kay Nuraisa bin Salim na hindi naman nagsalam pero nagtatag siya ng mga kapatid niya sa Islam. Tandayan ng kabutihan, Sister Nuraisa. Wafik, barakallahu fik. Aidan, ya Mansur, na alam ko na yan, kapatid natin na balik Islam na nasa Kabuyaw, Laguna. Yan, si Shera, mashallah, mahilig magtag. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh kay Tolums Kalugay. Salam, El Grande Boy, mashallah, kay Nur Largo. Wa alaikum salam sa iyo, kapatid na Nur. Mashallah, kamusta kayo dyan? long time no see. Mashallah, inshallah, makabisita muli dyan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Masabar Abae na nanonood ngayon sa Cotabato City. Ang totoo niyan, nakapunta ako dati ng Cotabato at yung pinakamainit na lugar na aking napuntahan sa Pilipinas is yung Cotabato. Mainit sa Cotabato. Ngayon, kamusta po yung klima dyan ngayon? Ano ba, brother ba to o sister sa Cotabato? Pero mashallah, masasarap yung mga pagkain sa Cotabato eh. Hindi ko makakalimutan yun. Kay Lorraine, Aisha, wa alaikum salam, rahmatullah, barakatuh. Mashallah, na nagatag din ng mga kapatiran upang manood ng ating live. Ganon din kay Nurain, salam alaikum, na mahilig magtag. Jazakumullah khairan jaza. Wa alaikum salam, rahmatullah, kay Aisha Tasnima. Ayan. Mashallah. Kay Jamalia, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na nanonood sa Kuwait. Mashallah, ang daming kapatiran sa Kuwait ah. Pati sa Pilipinas, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kay Marina Taib. Taib, mashallah. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Taib? Yung nagbabalik loob kay Allah. Yusuf Jan, Derek Rubik. Dek Rubik, wa alaikum salam wa rahmatullahi na nanonood sa mga Tarim Pangasinan. Ano yan? Paano i-pronounce yan? Mga Tarim? Sa Pangasinan, yun na lang, Pangasinan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay kapatid na Jamira sa Kuwait din, mashallah. Daming taga-Kuwait dito ah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Naila Mauyag na nanonood sa Iligan City, mashallah. Wa alaikum salam kay Muhammad Ali. Sino Muhammad Ali ito? Maraming Muhammad Ali, mashallah. So, tayo po tayo ng mga katanungan, mga kapatid. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Noy Sakandal na nanonood sa Jeddah. Dito sa amin, Saudi Arabia. Ganun din kay Sweet Leia Adil Nawal na nanonood sa Qatar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Nur Janna Beringa. Ayan, mashallah. Assalamualaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Asmira Malug na sa Kuwait din. MashaAllah. Ganti pala din kayo naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid na Nuraida. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito, kapangalan ko si Akh Hamza. MashaAllah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kay Felix Fabian. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Akh Mustafa. At jazakillahu khairan jazak, Rosel Ortega na nanonood sa Riyan. Sa Riyadh. MashaAllah. Eto, may tanong dito, si Nurain. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay lang po ba yung nakasanayan na sala witir? Tatlong raka'a na diretso na po yun. Okay lang po ba yun? Ang pagsasala ng salatul witir, wala pong problema kung straight na walang salam. Yung magsasala ka ng tatlong raka'a. Tahib, wala pong problema ron. O di kaya magsasalam ka ng pangalawang raka'a. At tapos tatayo ka ng isang raka'a para magsala uli ng, para magsala ng isang raka'a. Para makumpletong ikatlong raka. Wala pong problema ron. Inshallah. Ang mahalaga po, nagsasala kayo ng salatul witir, gabi-gabi, tuloy-tuloy. Tayyib. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Sister Amina Yata na nanonood sa Jensen. Mashallah. Ganon din kay Abdullah Baring na nanonood sa Taiwan. Mashallah. Kamusta po sa Taiwan? At anong oras na po dyan sa Taiwan? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Nuraisa Salim. Nakalimutan daw. Ano po yung nakalimutan natin?
Kay Nur Janna Beringa, walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, na nanonood sa Hail. Hail, mashallah. Kay Rasad Ratag, mashallah. Amin. Ingatan din kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nanonood sa Taif. Mashallah, sa Taif. Magandang lugar sa Taif, ha. Mashallah, maganda talaga sa Taif. Magandang mashallah sa Taif. Tapos, iba't ibang cactus yung nandun, eh. Yung sa may Alhada. Ang lalaki ng cactus. Walaikum salam wa rahmatullah. Kay Limar Palas Lisan na nanonood din sa Hail. Mashallah. Ito rin kay May Dimapuro. Nanonood sa Coronadal City sa South Cotabato, mashallah. Waalaikum salam wa rahmatullah kay Fahad Abbas sa Sultan Kudarat. Mashallah, mga kapatid sa Pilipinas. Si Nur Sky, waalaikum salam wa rahmatullah. Na OFW sa Korea, mashallah. Mashallah. Kamusta sa Korea? Taglamig po ba ngayon dyan o tag-init? Waalaikum salam kay Raf Nur na nanonood sa Iligan. Sister Amaya Davis, walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, na nanonood sa Paranaque. Ayan, mga taga-Pilipinas. Walaikum salam wa rahmatullahi. Kay Sister Yani, ayan, sa UAE naman, Sharjah. Wala pong tanong. Oh, shout out daw kay Fahad. Mashallah. Fahad, Ustad. Ustad Fahad Isdal. Ano ba yung pangalan na ito? I-add nyo po ito. I-follow nyo po sa Facebook si Fahad Abu Yusuf. Walaikum salam wa rahmatullah kay Alina Martinez or Orzal. Wala po bang tanong? Ah, ito may tanong. Si Felipe Doralin, walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. First raka'a lang po ba ang pagkasabi ng A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim? Opo, sa una lamang. A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim, sa unang raka'a lamang po. Tayyip. At sa susunod is mag-Bismillahirrahmanirrahim ka na lamang sa mga suratul Fatiha. Wallahu alam. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Akh Hamza na nanonood sa Sambuanga City. Kay James Balidig na nanonood sa Baguio City. Si James pati si ano Jesse, oh. Mashallah, sabay nag-chat, nag-comment, pareha silang nanonood sa ano sa Baguio City. Nakakamiss ang Baguio, yan yung isa sa mga naging tirahan ko sa ano eh, sa Pilipinas. Diyan ako nagsimula mag-aral ng Islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi kay Hafsa Sariol, nanonood sa Kuwait din. Ang daming nasa Kuwait, ha. Walaikum salam kay May Abelida. Eto, walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Noraida Sumangka. Ganti pa natin kay niya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin po kanina magtanong, pero wala pa rin pong tanong. Jibril Aguilar, walaikum salam wa rahmatullahi sa Al-Rimal Riyadh. Mashallah, sa Al-Rimal Riyadh ang ating kapatid na si Jibril De Vera. Tayyip, saan po yung mga katanungan natin? Si Dolly Ahmad, walaikum salam wa rahmatullah, nanonood sa Riyadh. Mashallah. Kay Felix na nanonood, salam. Felix na nanonood sa Pampanga. Eto po yung mga katanungan natin. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, syukran, nagkasama tayo sa Hajj. Nakatulog pa tayo sa Muzdalifa from Sultan Kudarat. Mashallah. Opo, kasama natin, marami tayo rin sa Muzdalifa. Mashallah, nakakamiss yung Hajj. Salam sa iyo, Fahad. Ito, kanina pa kata binabanggit. Si Fahad Abu Yusuf. Mashallah, follow niyo po yan. Isang ano yan, kabilang sa mga maubuting ustad yan na nasa Makkah ngayon. Mashallah. Si Fahad Isdal, kung may mga ano kayo, mga taga Makkah dyan, taga Jeddah, gusto nyo ng lecturer, contact nyo lamang po yan, si Fahad Abu Yusuf. Yung paborito niyang topic, patungkol sa kabataan, ano, sa kabataan sa Islam. Kaya ni no, mashallah, salam daw sa ano, sa kanyang pamilya, sa, ano to, Tamum Taka, Cotabato City. Walaikum salam kay Joel Cabreros. Mashallah. Kay Aya Carion, nanonood sa Bohol. Mashallah. At ito naman kay Bermudo Saleh. Walaikum salam sa iyo kapatid, nanonood sa Cebu. Dami nating ano, kapatid sa Pilipinas, nanonood.
Walaikum salam warahmatullahi kay Princess Faisal Kanakan. Masyaallah. Princess Faisal Kanakan, taga Cotabato City. Masyaallah. Opo, nabasa natin ang pagbati niyo ng salam. Kay Minal Husna, walaikum salam warahmatullah, na nanonood sa Madina, sa lungsod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana po yung mga katanungan ng ating mga kapatid. Hamud, Mamadra, walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sa iyo, kapatid na nanonood sa Maguindanao, Philippines. Kay Mariam Dizon, walaikum salam, sister, na sa Quezon Province. Masyala, sa Quezon Province is dumadami na yung mga ano dyan. Yung mga ang tawag rito, Islamic community, yung mga kapatirang Muslim. Masyaallah. Eto, tanong, Abu Yahya, salam, pwede bang magpapawis sa umaga habang nag-aadkar ang dila? Walang problema ron. Nagdidikir ka, kahit nga nagugas ka ng plato, naglalaba ka, basta huwag sa CR, magdikir ka, subhanallah, alhamdulillah, wakbar. Abu Yahya, eto po, bilmunasaba, si Imam Ahmad bin Hanbal, yung kwento, 'di ba, yung ito, kung may mga bago sa atin at hindi pa napakinggan yung kwento na to, ulitin natin. Isang gabi, habang siya naglalakbay, isa-summarize lamang natin, habang siya naglalakbay si Imam Ahmad bin Hanbal, kasi may tanong si si Abu Yahya. Ito yung tanong ni Abu Yahya, salam, pwede bang nagpapapawis sa umaga at habang nagdidikir, kumbaga nagja-jogging siya, nagba-basketball, o kaya nagji-gym, nagsasabi siya ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pwede ba 'yung ganito? Ang sagot natin diyan, pwede po 'yan, wala pong kaso sa bagay na 'yan. Kung babalikan natin 'yung kwento ni Imam Ahmad bin Hanbal, hindi po siya kilala na imam, hindi siya nakilala ng imam nung nagbabantay ng masjid kasi gusto niya magpalipas sa masjid sa habang siya naglalakbay. Naabutan siya ng gabi at magpapahinga siya sa masjid upang magpalipas ng gabi. Tapos dumating sa kanya 'yung nagbabantay ng masjid at pinaalis siya. Ang ginawa ni Imam Ahmad, wala siyang matitirhan. Kumbaga, estranghero siya sa lugar na ito. Ang ginawa niya, pumunta siya sa gilid ng masjid at doon magpapahinga, magpapalipas ng gabi. Pinuntahan muli siya ng bantay ng masjid at hinatak siya palabas. Tapos nakita siya nung nagtitinda ng tinapay, yung panadero. Tinawag siya, o ikaw, pumunta ka sa akin at mayroon ako maliit na tahanan sa aking tindahan o bahay ba o tindahan. Gagawin kitang panauin sa gabi na ito at maaari ka magpalipas sa akin ng gabi. At natulog si Imam Ahmad, ginawa siyang panauhin, pinakain, tapos pinatulog. Nung bago mag-fajar, nakita nung lalaki ni Imam Ahmad bin Hanbal, nakita ni Imam Ahmad yung lalaki na habang nagbamasa ng arena para sa tinapay na kanyang gagawin, kasi nga nagtitinda siya ng tinapay, ay naririnig niya yung matandang lalaki na ito, o yung lalaki na ito nagsasabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nadidikir siya habang nagbamasa ng ano, na habang minamasa niya yung arena. Ang sabi ni Imam Ahmad, kailan pa ito ginagawa? Ang sabi ng lalaki, matagal na panahon ko na ito ginagawa. Taib, ang sabi ni Imam Ahmad, mahiyat thamara. Ano yung naging bunga sa iyo ng pagdidikir mo habang nagmamasa ka? Ang sabi ng lalaki, walang dua na hiniling ko kay Allah maliban na lamang na binigay niya sa akin. Maliban lamang sa isang dua, sa isang panalangin. Lahat ng panalangin ko, binigay sa akin ni Allah maliban sa isang panalangin. Ang sabi ng lalaking ito, ang panalangin na hindi pa sa akin binibigay ni Allah, yung makita ko yung imam sa panahon na ito, siya si Imam Ahmad bin Hanbal. So ang sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Ako si Ahmad bin Hanbal, hindi niya sinabi na siya ay si Imam Ahmad bin Hanbal. Ako si Ahmad bin Hanbal na dinala ko sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tanggapin ang iyong kahilingan na hindi niya namamalayan. Kaya kapatid na Abu Yahya, inshallah magdikir lamang kayo habang nagpapawis sa umaga, wala pong kasiyan. Wallahu alam. Mashallah, tabarakallah. Kay salam kay Riyad Dimaano. Hey, kamusta ka na kapatid? Ito po yung kapatid natin para Batangueño na nanonood. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, nasa Batangas ba o nasa Riyad. Salam sa iyo, mahal na kapatid. Mashallah. Sa inyo mga tanong ng ating kapatiran dito. Jibril, ito pala yung ano, yung pinag-alagaan natin ng pusa dati. Hindi ko po alam kung nasaan na yung pusa na ano, wala po akong idea. Hindi ko po alam, 'di ba kayo po ano, yung nagbigay kay Patuti sa ano? Binigbigyan niyo siya ng ibang pusa dati, ibang mag-aalaga sa kanya. Wala akong alam, hindi ko po alam, wala akong idea.
Ito, tanong ni Salman Hassan, pwede raw ba ang dalawang niya sa sala? Isa sunat, isa... Ang isa... Sunang isa wajib. Ang halim, kapatid, kapag halimbawa nito is pagkasabayin mo yung sunna at wajib, hindi po yan pwede. Pero yung pareha sunna, wala pong kasaron. Ang halimbawa nito, tahiyatul masjid. Magsasala ka ng tahiyatul masjid, tapos yung niyet mo ay dalawang rakaan ng salatul fajar. Wala pong kasaron. Pero yung pagkasamahin mo yung wajib pati sunna, hindi po yung pwede. Halimbawa, magsasala ka ng salatul maghrib, tapos yung niyet mo sunna, o di ka salatul isya, tapos yung niyet mo rin istahajud, hindi po papasok yun. Walaikum salam wa rahmatullah kay Sister Mataya. Kay Noor, walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ito kay Burayda Sailor. Burayda Sailor, walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tanong ko lang po, ang salatul asar at maghrib na lagi sinasabay kasi ang dahilan ng trabaho ng arasan kasi trabaho niya. Arasan trabaho niya tapos lagi niya sinasabay yung salatul. Mali po 'yun, yung lagi pagkasabayin yung ano. Malaking kasalanan po 'yun. Ang gawin niyo po ay magpaalam kayo na oras na ng sala, kailangan po kayo magsala. Tayib. Kailangan pong magsala sa tamang oras. Kasi yan ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na yung pagdarasal para sa mga sumasampalataya. Ang oras ng pagdarasal para sa sumasampalataya ay itinatayo nila sa tamang oras. Inna sala, tunay na yung pagdarasal. Ang sala para sa mga sumasampalataya ay kanilang itinatayo sa tamang oras. Kaya dapat po itayo ang sala sa tamang oras, inshallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, next question tayo. Bismillah. Waalaikum salam kay Yam na nanonood sa Cotabato. City Mariam Yam. Pangalan niya raw ay City Mariam, mashallah. Waalaikum salam wa rahmatullah. Kay Kaloy na nanonood sa Al-Khubar, mashallah, tabarakallah. Tanong ni Asmira, ano po ang pinagkakaiba ang pagkakaiba ng Shirkul Akbar at Shirkul Asgar? Ano daw yung pagkakaiba ng Shirkul Akbar at Shirkul Asgar? Ang Shirkul Akbar, kapag ginawa ito ng isang tao, siya ay lumalabas sa bakura ng Islam, sa hanay ng Islam, habang ginagawa niya ito. Ito ay malaking kasalanan. Ang halimbawa nito, yung gagawa ka ng Diyos-Diyosan, o ikaw ay magdudua liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, mananalain ka liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, hingi ka ng biyaya liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, hingi ka ng tulong liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung sumasaklolo ka liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng yan ay uri ng shirk. Ano po, kabilang sa shirk at lumalabas sa hanay ng bakura ng Islam. Pangalawa, yung shirkul asgar naman, hindi niya nilalabas ang tao sa bakura ng Islam. Isa rin sa mga pagkakaiba nila, kapag gumawa ang tao ng shirkul akbar, yung malaking pagtatambal kay Allah, lahat ng mga nagawa niyang kabutihan noong araw, lahat ng mga nagawa niyang kabutihan ay mabubura sa isang shirkul akbar. Nakakatakot. Shirkul akbar, mabubura ang mga nagawa mong kabutihan. At ang shirkul asgar naman, ang binubura niya kung anong ginagawa mo lamang ngayon. Kasi yung shirkul asgar, ito yung pakitan tao. Ito yung hinalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsasala siya, tapos may darating na tao, at pinagbubuti niya ang kanyang sala. So yung nabubura lamang ng shirkul asgar, yung kung anong ginagawa niya ngayon. Halimbawa nito, gumawa ng kabutihan para spurihin siya, para sa pakitan tao, para sabihin na siya ay mabuti. Yung kabutihan na kanyang ginagawa, yan lamang yung mabubura. Kumbaga hindi tatanggapin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tao naman na humiling liban kay Allah, nagdua liban kay Allah, sumamba liban kay Allah, burado na ang lahat ng mga nauna niyang kabutihan na ginawa. Isa rin sa mga pagkakaiba ng Shirkul Akbar at Shirkul Asgar, ang Shirkul Akbar kapag ginawa ito ng isang tao, siya ay manananahan at maninirahan sa impyerno ng apoy kapag siya ay namatay habang gumagawa ng Shirkul Akbar. Maliwanag, kapag siya gumawa ng Shirkul Akbar at nadakta ng kamatayan, habang buhay siya sa impyerno ng apoy. Hindi katulad ng Shirkul Asgar, hindi siya maninirahan sa impyerno ng apoy habang buhay. Wallahu alam. Waalaikum salam wa rahmatullah kay kapatid na Yusuf. Sino to? Dilas Rena. Waalaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh kay Hamud. Ayan. Saan po yung mga katanong natin dito?
Ginibitaw din na ka, Ustad, from Cotabato. Walaykum salam, rahmatullah. Alhamdulillah, mapiyabon. Mabuti naman. MashaAllah, kay Lorraine, na nanonood sa Makka. Eto, may tanong si Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano po ang sasagot sa non-Muslim na bumati ng salam? Kapag may hindi Muslim na nagsabi sa atin ng Assalamualaikum, ang sagot lang po natin ay Waalaikum. Kapag may hindi Muslim na nagsabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ang sabihin lamang natin Waalaikum at sumain nyo rin. At sumain nyo rin. Ito po yung tamang paraan. Magsabi ng sumain nyo rin. Kay Shilel Mukhalidin. Kay Mukhalidin na lang. Walaikum salam wa rahmatullah. Nananood sa Al-Khubar. Ayan. MashaAllah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuya Nash, ito po yung kapatid natin na si Kuya Nash sa NCMF. Ayan, kilalang kilala po yan at hindi makakalimutan. Kamusta po kapatid Kuya Nash? MashaAllah. Nandiyan pa rin po ba kayo sa NCMF? Kasi bago ako pumunta ng Saudi, at hindi lamang yun, yung kumuha ako ng Certificate of Convert sa Islam. Yan, si Kuya Nash, tumutulong yan dun. Alhamdulillah, mabuti naman po. At MashaAllah, nabisita kayo sa ating page. Naalala po namin kayo. Naalala po namin kayo, Kuya Nas, MashaAllah. Kamusta na po kayo? Pabain naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong buhay at biyayaan kayo ng lakas upang masamba si Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, sana tumagal pa kayo sa NCMF para matulungan ang mga kapatirang Muslim, particular yung mga nangingibang bansa at yung mga estudyante natin, lalo-lalo yung mga estudyante. Kuya Nas, MashaAllah. Kilala ko po kayo, Kuya Nas, MashaAllah. Ayan, napasalam si ano. Si Kuya Nash Gonsi. Waalaikum salam rahmatullah sa Port Area Manila kay Hanna Arab. Sana yung mga katanungan natin dyan, mga kapatid, at eto kay Ah Mustafa, ano po bang dapat gawin ngayong nalalapit na ng Christmas na mga Christian kagaya sa akin balik Islam, ano po bang dapat natin gawin? Ano yung dapat gawin? Ano po yung tanong nyo? Saan po? Una sa lahat, hindi tayo dapat makipag-celebrate. Hindi tayo sumali sa kanilang mga pagdiriwang. Ano po? Kapag binati tayo, sabihin lamang natin sa kanila, kapag babatiin nila tayo ng Merry Christmas, sabihin kagad natin, paumanin at mawalang galang lamang, kabayan, kasi ginagalang natin ang kanilang pananampalataya. Sabihin lamang natin, humingi kami ng paumanin sa inyo kung hindi kayo makakadalo sa inyo sapagkat kami ay Muslim at naniniwala po kami na ang Diyos, kung kaya mo sabihin sa kanila para dawa, ang Diyos ay hindi nagkaanak. Ano po? At walang anak, walang asawa. Pero ginagalang namin ang pananampalataya ninyo. Ngunit sa Islam, kami po ay hindi nagdaos ng Christmas sapagkat ang Diyos ay hindi nagkaanak. Ang akusahan ang Diyos na siya ay nagkaanak, yan po ay malaki kasalanan at dahilan din na pagkakulang sa pagka-Diyos, kakulangan ng pagka-Diyos ng isang Diyos yung magkaroon ng anak at asawa o kasama sa kanyang pagka-Diyos. Kaya nga Diyos, nag-iisa lamang siya. Walang anak, walang asawa at walang kapares. So kung may Christmas sa inyong tahanan, magsabar ka, magdikir ka, magdua ka lamang o pumunta ka sa mga grupo ng mga Muslim. Kasi tuwing Christmas, dyan sa Luzon, particular, may mga masjid po dyan, kung di ko nagkakamali, sa Masjid Burhan, at sa Ibn Abbas, hindi ko alam kung hanggang ngayon ginagawa nila, pero nakagawian nila tuwing Christmas is sa Ibn Abbas po, sa Caloocan, pati sa Quezon City, sa Masjid Burhan, kaya sa ating kapatid na debater, si Indasan, si Ustad Indasan, ano po, nagtitipon-tipon yung mga balik Islam dyan upang magbikir, upang mag-aral sa araw na yan. Nang sa ganun, hindi sila makahalubilo at hindi sila madistract sa pagpupulong-pulong ng mga kababayan nating nagdaraos ng Pasko. Walaikum salam wa rahmatullah kay ano, Palangga. Palangga. MashaAllah, Palangga. Palangga yung pangalan niya. Taib, tanong ni Ruqayya bint Abdurrahman. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh na nanonood sa Sambuanga City. Tanong lamang po about sa hadith na naiulat ni Abdullah bin Umar.
Ang hadith na ito mga kapatid, babasahin natin. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah, yuqal lahum ahyaw ma khalaqtum. Ang pakahulugan po nito, may hadith na ito. Ito ay patungkol po sa ang tanong kasi niya, itatagalog ko muna. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang hadith na ito ay sahih. Ang inyong mga ginagawa na yan, yung panguukit nila na sa mga larawan ay paparusahan na dahilan upang kayo ay parusahan sa kabilang buhay. Tayyip, upang kayo ay parusahan sa kabilang buhay. Paparusahan yung mga ano, sa ibang hadith ko, lumusawirin finar, lahat ng naguukit, lahat ng gumagawa ng larawan ay papasok sa impyerno. At sa kabilang buhay, sasabihin sa kanila, no? Ahyaw ma khalaqtum. Buhay ninyo yung mga inukit nyo, yung mga dinrowing ninyo. So ang tanong rito ng ating sister, ano po ang hukom ng mga nag-upload ng pictures online? Mayroon mga nagbibigay ng lecture sa Islam na nag-profile sa kanilang Facebook type para po sa kaalaman ng ano po ng ating mga kapatiran. Kasi importante 'yung tanong na ito dahil kabilang po ako sa mga nag-upload ng aking picture at kasama 'yung ibang mga kapatiran sa Facebook. At jazakillahu khairan jaza muli kay Ruqayya bint Abdurrahman na nanood sa Zamboanga City at nagtanong. Ang kasagutan po natin dyan mga kapatid, ang tinutukoy po sa hadith na sinasabi ng ibang ulama, kasi ang yan po ay mas'ala khilafiyya. Kumbaga nagkaroon ng dalawang opinion ang mga ulama. Ang tinutukoy sa kullu musawirin finar, lahat ng taga-ukit o taga-drawing ay sa impyerno, ito yung gumagawa ng yung nagdo-drawing ng may buhay at yung mga nag-uukit. Ano po, yung mga nag-uukit sa bato, nag-uukit sa puno, tapos ginagawang ano, ribulto. Yan po yung tinutukoy dyan. Yan yung pananaw ng ibang ulama. Patungkol naman sa pictures, mga kapatid, ang ibang ulama rin, sinabi rin nila na papasok yan doon. Yung picture sa camera, yung selfie, sinasabi nila, pasok yan sa haram. Kabilang yan sa mga haram. Ang ibang ulama naman, sa mga kapatiran natin, sinasabi nila, hindi kasama yung picture sa cellphone, yung picture sa camera. Bakit? Kasi yung picture sa camera at picture sa cellphone, parang ano lang yan, parang salamin na para ka nagsalamin tapos inano mo, parang kinrap mo. Nakuha po natin, sana maunawaan natin. Yung parang ka nagsalamin tapos inano mo na, parang ano, salamin yan na nga kinrap mo tapos hindi na gumagalaw. At ngayon pinutol mo. Kumbaga hindi ko kaya ipaliwanag, para kinrap mo na lang yun na lamang yung picture na yan. At sabi naman ng ibang ulama, parang ano yan, parang anino lang yan na may kulay yung picture. No, nagsalamin ka tapos naiwan doon tapos kinrap mo, yung ano ginawa mo, tinago mo, pasok po yan doon, hindi po yan papasok sa hadith na lahat ng tao na nag-drawing ay papasok sa impyerno. Kasi dito ko sa drawing, yung drawing ng may buhay at yung taga-ukit ng mula sa puno na gagawin niyang ribulto o gagawin niyang may buhay parang kabayo o gagawin niyang tao mula sa bato o mula sa puno. So yun yung sinasabi ng ibang ulama. At regarding sa pag-post ng picture, dun po ako ang totoo niyan, mukassir tayo, pabaya po tayo, patawaran tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi naman kailangan ng mga pictures, okay, magpicture-picture. Ano po, huwag niyong paramihin. At huwag niyo pong tawag rito. Kung nakikita niyo nagpo-post ako ng picture, huwag niyo pong gagayahin. Particular yung mga babae. Ang masasabi ko, yung mga kababaihan, haram sa inyo ang mag-post ng pictures sa social media. Mga video. Ipakita ang inyong muka. Kaya nga kayo nag-hijab para itago ang inyong sarili sa mga kalalakihan, tapos ipopost ninyo ang inyong sarili sa Facebook. Lalo na kung ikaw may asawa na, hindi mo na kailangan mag-post, sister. No? Ingatan mo ang sarili mo, iniingatan ka ng asawa mo, tapos ikaw naglaladlad ka sa Facebook. Sasabihin mo, ano lang naman, tawag rito, para lamang makilala. Hindi. Kapag naglalakad ka, nakanikab ka, naglalakad ka sa palengke, tapos titigan ka ng ibang lahi. Titigan ka, halimbawa, ng ibang lahi. O kaya kalahin natin, ng ibang tao, hindi mo kaano ang tititigan ka, magagalit ka, hindi. Siyempre, magagalit ka. Kasi nakanikab ka, tinakpan mo yung sarili mo, di ba? Tinakpan mo yung sarili mo para hindi makita, tapos tititigan ka lamang ng tao na yon.
Ganyan din yung pagpo-post sa Facebook. Kasi yung mga pinopost mo sa Facebook na larawan, hindi mo alam, sister, yung nakanikab ka, isu-zoom yan, titignan yung mata mo, titignan yung nilalagay sa mata o ano man yan, may asawa ka na, may mga anak ka na, tapos mag-post ka pa. Ganun din yan, walang pagkakaiba yun. Diba? At hindi lamang yun, baka yung picture mo sa Facebook, baka paglaruan ng iba, wal-iyadu billah. Kaya, yan po yung kasagutan natin kay Sister Rukaya, Jazakillahu khairan jaza sa nagtanong. Sana po naunawaan ninyo ang aking kasagutan. Wallahu alam. Dave, eto, tanong ni Jamhuri Abdullah, si Abdullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pwede bang dalawa ang niya ng isang sunna? Ayun, pag sunna, wala pang problema. Eto yung sinagot natin kanina, kapag sunna, pwede mong pagsabayin. Una, sunnatur ratibah. Salatul Fajr, dalawang raka'a. At yung isa naman ay, ano po, tahiyatul masjid. Alhamdulillah. At nandito na yung ano ko. Good morning din, good PM din kay Carlona Anos. Ano yan, Masaad? Ito. Malunggay, masya. Pasok na, yalla. Ito. Pasok na tayo, pasok na. Nakakita ako dyan, papo. Okay, halika. Pasok na. Mashallah, dito na yung anak ko. Dito ka, dito ka. Dito ka, dito ka. Masa, dito ka, dito ka. Dito ka sa kabila. Sa likod, huwag dyan sa harap. May mga tubig. Sa likod ka, sa likod ka. Yalla. Papa. Oh. Pwede na tayo makuha dyan ng mga malunggay. Mayroon na tumubo. Yes, inshallah, kuha rin tayo dyan, ha? Pag kailangan. Kay Nash Gonsi, mashallah. Alhamdulillah, okay naman po rito, kapatid. Kuya Nash, nasa mabuting kalagayan naman po kami rito. May, yung ibang lugar ng, Saudi Arabia, malapit sa Palestine, katulad ng Rafha. Musaad, dali ka rito, Musaad. Dito na po si Musaad, mashallah. At, katatapos naman ng halaka nila sa masjid. Yung ibang lugar po dito sa, yung ibang lugar sa Saudi Arabia is malapit lang talaga kasi katabi lamang yan ng Sham, Palestine. Pero at dito kami sa Qasim, malayo po kami talaga ron. At siguro mga kung ibiyahe, mga malayo talaga, hindi ko alam. Siguro mga 13 hours or 14 hours. Allah alam. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Ummu Salim Kahtani. Mashallah kay Sister Fatima. Ayan, asawa ni Abu Yahya. Musaad, ito po si Musaad. Meron pong ipaparinig sa inyo. Musaad, inshallah. Parinig mo. Pinakamahirap na tula. Ito ha. Inshallah po. I-crap nyo ito. Apo, yan. Una po, babanggitin ko. At sabi ni ng mga Arabo, pinakamahirap na tula na isang kataga ay yung kay Al-Mutanabbi. At inshallah, babasahin ko ito. Ang sabi ni Imam Al-Mutanabbi, kanya sinabi, Ashibqas musud, jud, qud, murinhat rufuh, tusal, gizirmi, sibih, migzuz, bira', za', dilith, ninal. Yan daw yung pinakamahabang dua. So, pinakamahirap na share pala, maalas, no? Masahin mga Musaad, ganyan yun. Ashibqas musud, jud, qud, murinhat rufuh, tusal, gizirmi, sabi hamak gudus bira'a za'a dilithninal alamun alam. Tapos meron pa isa. Ano isa? Alamun? Alamun alam ma alam ulim ma bida'ihi in anna anun ana anu awanihi. Masha'Allah. Yung ano naman? Okay, Imrul Qais. Yung fahihi wahihi. Wahihi wahihi thumma hihi wahi wahi munali minad dunya minan nasi bil jumal ala la ala illa li alayla bithin wala la ala illa li alay man yahal wa kam 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 thumma kam 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 qata'atul fayafiya wal mahamiha lam amal wa kafun wa kaf kafun wa kafi bi kafiha وكافٌ كفوف الورق من كفها انهمل فلولو ولولو ثم لولو ولولو دنا درس الماء كنت أول من وصل وعن عن ثم عن
وسائل عنها كلما سرى وارتحل. ما شاء الله. Kasi meron siyang namemorize ngayon sa halaka yung ahkam nun sa akin, yung idhar. Tayyib. Inshallah mo sabi mo yung ano, yung ahkam nun sa akin. Ano yun? Ano yung ano na yun? Nabasa mo ngayon bago mo na sa ulo. Yung una talaga. Ano yung unang-una? فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق ست نتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هو آنم يون ها يون سا إظهار يون نون ساكنة ستجويد. أني أنا همزة همز هاء همزة بتهاء pangalawa عين عين أي pangatlo عين tapos حاء tapos خاء ha gain tapos ha anim. Mashallah, inshallah isa buhay mo yun, ha, tatbik mo yun. Tayyib. So dadit na lamang mga kapatid, late na yung mga tanong ng iba. Mashallah, eh tanong ni Hamza, obligado po daw ba ang pagninikab? Wajib po ang pagtakip ng mukha sa mga kababayan ala at ala kalam, yani yung pinakatama, wajib po na takpan ng babae ang kanyang mukha. At kapag di siya nagkatakip ng mukha sa harap ng mga kalakian, siya po ay nagkakasala. Wallahu alam. Ganito na lamang. Kita-kits bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.